Ilang babaeng OFW ang kinulong umano ng kanilang kumpanya sa Saudi Arabia na hindi rin daw nagpapasahod sa kanila. Nakausap na ng mga otoridad ang mga OFW na gusto na makauwi kagad sa Pilipinas. Nakatutok si Tricia Safra. Pumalat sa social media ang mga video na ito sa Facebook page ng migrante Alcobar Eastern Region, Kingdom of Saudi Arabia. Mga overseas Filipino worker daw sila na ikinulong ng kanilang kumpanya sa kanilang accommodation at hindi pinayagang makausap ang mga kinatawan ng DSWD at migrante nitong August 30. Inireklamo raw ng mga OFW ang kanilang kumpanya dahil hindi sila pinasisweldo. Ayan po, hindi man lang namin makausap ng mabuti ang ASIC. Wala na po talaga silang balang talaga. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Araw-araw po nila akong pinupuntahan dito para takutin lang. Nandumating po yung high-level mission at mga migrante para kausapin yung management. Nagkaroon po ng miscommunication. Akala po nila ay basta natin kukuhanin yung ating mga kababayan. Kaya nagkaroon po ng almost 24 hours na hindi sila napag-usap. The next day po, nang magkaliwanagan po, ay pinapasok naman po ng maayos ang migrante. Nangako raw ang kumpanya na papasweldohin na ang mga empleyado at ihahanap ng ibang trabaho. Pero hindi na raw ito tinanggap ng mga OFW at pinili na lang umuwi sa Pilipinas. Wala pa raw petsa ng repatriation. Ayon sa welfare officer ng Alcobar, nasa maayos ng kalagayan ang mga OFW. Dapat din daw manatili sila sa kanilang accommodation para sa kanilang seguridad. Sa ngayon, responsibilidad daw ng kumpanya ang ating mga kababayan dahil ito raw ang nakasaad sa batas. Tiniyak din niya na ginagawa ng mga otoridad ng Pilipinas ang lahat para pangalagaan ang mga OFW. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, hindi bababa sa 9,000 OFW ang nawala ng trabaho sa Saudi Arabia dahil sa pagkalugi ng mga kumpanya dulot ng pagbagsak ng presyo ng langis sa world market. Tricia Zafra, Nakatutok, 24 Oras.